nila sa atin na interpretasyon yung mga ipinapangaral natin sa mga tao. Na tayo tuminsan, sinasabi nilang mga kulto, or dininyo daw, bakit natin sinasabi na dito sa kaharian ng Diyos ay nandito sa bansang Pilipinas. So, sa ating mga leader, huwag tayong mawalan ng pag-asa na balang araw ay maniniwala ang mga tao sa ating mga sinasabi. Kaya salamat, Hari, sa iyong pagbibigay ng mensahe sa amin. So, isunod na naman natin ang leader ng probinsya ng Quirino na walang iba kundi si Haring Alex Agbata. Magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong gabi sa tanan. So, bago pa tayo magpatuloy, nais ko munang ipakilala sa inyo ang ating mahal na supremo, ang ating mahal na guro, ang ating divine mentor, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Priam Bonanza. At sa ating mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan po ng ating regional director ng Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom. At ang ating reyna ng Region 2, Reyna Rose Ligutom. At sa mga 70 prophets, kinabibilangan po ng aking ama, Haring Simproso Ancheta, at ang aking ina, Victoria Ancheta, provincial secretary ng Sulu. At sa lahat ng mga masisipag na mga lilideres sa Isabela, mayong gabi eh, kaninyong panang. Si Buano yung Brad. Naimbag nga rabi eh, Ilocanao. At sa mga municipal leaders sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, mayong gabi eh. At sa lahat ng mga barangay leaders sa Luzon, Visayas, at Mindanao, sa loob ng karya ng Diyos, magandang gabi po sa ating lahat hanggang sa puro. At sa ating mahal na Pangulo, ang ating mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe, Rocky Y. Riambunansa, maayong gabi, mahal na Prinsipe. At sa ating ang ating Hari Adolfo Riambunansa, na siyang President ng Regiterium Project of the Philippines, at ang ating mahal na prinsipe, ang Pangulo ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Magandang gabi po sa ating lahat. So, sa araw na ito, ako po ay nagpapasalamat mula sa probinsya ng Isabela, ang aking ama na nakarating ngayon, at sa susunod pa ulit, sa susunod na Sabado. Bakit? Dahil coronation po ng aming pinatayo. Kung ba? Liberasyon po yung ating munti nating pinatayo dyan sa likod. Liberasyon. Kaya nanawagan ako sa mga kapatid ng mga kapatid sa Quirino na maganda-anda po tayo sa sunod na Sabado. Okay lang po ba? Okay. So, sunod na Sabado, dapat na malagi na natin ng atip. No? Okay lang? Dala kayo ng tag-iisang bikal. Mapagkain natin. Maganda tayo sa susunod na Sabado. Pasasalamat sa ating mahal na hari. Yung ating tinapos sa 3 araw. Yan, nagsimula po noong December 6. At natapos noong Kahapon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na tumulong dito po sa ating pinatayo. Unang-una si Haring Nilo Perez na nag-donate ng maraming halige. At sa mga lahat na mga naghakot, kasali dyan si Haring Edgar.
Sari dyan, sari dyan. At lahat kayo, nakarating at hindi nakarating, maraming salamat po sa lahat ng ating programa mula sa ating mahal na Haring Filimon Ondo Kuyang Bonansa at sa ating mahal na Prinsipe Lucky Wairiang Bonansa. Maraming kong salamat po sa inyong lahat. At sa bago ako magpatuloy, so kahapon, birthday po ng ating prinsisa. Ang ating prinsisa, Rowlene Digao. Birthday niya kahapon, hinihintay niya man yung magulang kung hindi dumating. Kaya ngayon lang naluto yata yung spaghetti. Oh, naghintay kami ng mahabang panahon, oras, wala naman dumating. Kaya hinihiling ko sa mga taga Quirino na pwede ba kahit mula sa puso lang dito na pinamamunahan po ng municipal leader ng Nagtipunan. At nagpapasalamat po ako sa ating mga kapatid na nakarating ngayon na taga Nagtipunan. Maraming salamat po sa inyo. Nakarating po kayo, nakasangkot kayo toy. Toy lugar tayo, Mandela, Yaman ka po, kada kayo, Kapsat. Iti sa ito nga umay nakipagdingag. Iti na ito yung programa, iti uneg, iti Kingdom of God, Kapsat. Na yung bangarabiyo ako. So bago ko magpatuloy, inihiling ko po sa lahat ng mga taga Quirino mula sa puso, regalo po natin sa birthday hapon. Kung kasali yung Isabela, mas masaya. Hindi mo yata sinali yung Region Tore. Ano Torena? Dito lang o dito? Hindi makakakulong. Rename. 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 Mula sa puso. Mula sa puso. Pwede bang kumarito si Haring Ramel at kumanta ng happy birthday? Ano lang po yung meron ha? Mga Quirino, kapatid. Tumigil ha, ang lindol. Ano? Mga hari natin, kantahin nga natin po yung happy birthday. Mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sana patunayan
hindi parito para ang alamin natin sa kaharian ng Diyos ay naparito tayo para tayo po ay pumasok dito sa kingdom of God. Na siya po ang government of God na sinasabi natin. So, the pagharian ng ating Diyos, walang iba hari sa Pilipinas ng mundo ay ang Diyos. Na siya po Diyos natin na pinasukan ng Spirit ng Diyos, na siya po ang tunay ng Diyos. Kaya ikaw anak, masasabi ko na lang na ay po ay matili dito sa
Wala pa ay magpakadaig ka anak para kayo po ay masugpo. Masugpo natin ng masugpo ng ating kahirapan. Ang sinasabi natin na ikaw naman ay magbigyan ka ng pagtutuan ng isang puso ay maging isang leader ng isang barangay para magpakabait sa anak. Ganun din sa inyong boyfriend na kayo po ay binigyan ng pagtutuan. Kaya kayo po sumunod sa batas ng Diyos. May batas ng Diyos dapat sundin natin. Yun lang. Maganda lang. Happy birthday, ano? Oh, Reina Helen, batiin mo yung anak mo. Sana ay mag-alay ka itong aral ang ibinigay sa mga nahari at pagpunan mo para ipangaral ka sa inyong sana ganun din Ribbon Prince. Prince. Sige pa i-battery na eh. Kasi mo din makapag na naman yan eh. So, ang sasabi ko lang sa aking kapatid ay sana prince sana pagbibigay ko kulang sama di mga sana po ay lahat ng mga gawain dito sa loob ng karyan ng Diyos ay kanyang masunod. Lahat yung mga utos ni Mal na Hari ay kailangan ay sundin. So, sabi ko lang kapatid pagkakabait ay kailangan niya sundin yung mga utusan dito sa loob ng kaharian ng Diyos para mabigyan ng buhay na walang hanggan. Pagkat ang nangako ng Diyos ay kung masunod ang utos ng Diyos ay makakamtan niya ang buhay na walang hanggan.
So, kaya yun po ang aking masabi sa aking kapatid na Princesa Rowley Digao. Sana ay magpakabait sila. Silang dalawa. Kailangan tundin nyo ang utos ng ating Diyos na walang iba kundi ang ating William Hondo Ria. So yun lang po ang ating masabi. Happy, happy birthday. Okay, maraming salamat sa iyo, mga prinsipe. Nagpakatanong sa iyo, kanyang magiging hirap at inhawa. Inhawa na. FF at si Horey. FF Ray. Ano pangalan? Pangalan? Ha? FF. Bago mo ba itong katanungan ko sa'yo? Pinamahal mo ba si Lilian? Murado ka? Oo, Ray. Bahala ka. Magandang gabi muli po. Muli po sa ating lahat. So, sa araw na ito, mga kapatid, tayo po ay naparito upang gampanin po natin ang kautusan ng ating mahal na Katinang Guro, ang ating mahal na Haring Pilimon, ang Dokya Punansa, na sundin ang kanyang mga kautusan. Sapagkat ang kanyang kautusan, ayan po ay nakapagbibigay sa atin ng kaligtasan sa buhay. Kaya ang pagpasok sa loob ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang basta papasok, kundi kailangan masunod po natin yung kagustuhan ng ating mahal na hari. Yan po ang isang dokumento dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa lahat na nakaintindi ng mga plano ng ating mahal na hari tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang plano ng Panginoon mula noon hanggang ngayon ay magtayo ng kaharian. Magtayo. Pangalawa ay ang kaligtasan, buhay, at kayamanan. Subalit, minsan yung kayamanan lang yung nasa utak eh. No? Yung kayamanan lang.
yung kaligtasan ng pagsunod, medyo muna, medya-medya. Pero nakikita ko po sa atin ay talagang sa ating masigasig na pag-iisip ay sana dagdagan pa natin, no? Sapagkat ang programa ng Diyos, itong tungkol sa kaharian ng Diyos ay hindi po ito biro-biro dito sa loob ng daigdig. Ang programa ng Diyos na pagtayo ng kaharian ay hindi po ito biro-biro. Hindi po ito laro. Hindi po ito kunwari. Hindi po ito pinaglalaroan. Kailangan tayo po ay makasunod sa kanyang kautusan. Sapagkat kung hindi tayo makasunod sa kanyang kautusan, ang kautusan ng ating mahal na hari, hindi ko yan ma-perfect kung totoo o hindi. Kung kunwari lang talaga, ayon sa aking ama kanina. Kaya kami ay ganun na lang kung makipagkwentuhan sa inyo. Sarapan ng ating mahal na hari. Maging sarapan ng ating regional director ng region to. Hindi ibig sabihin na nandito ang ating regional ay ganun na lang. Sana intindihin po natin na taga Quirino ang pagparito ng ating regional director ng region to. Sa kanya ang buong region to. No? Kaya mga kapatid, ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Ano ba itong kaharian ng Diyos? Ito yung plano ng Diyos sa daigdig. Handaan po natin. Ito yung plano ng Diyos sa daigdig. Na magtayo ng kaharian mula pa doon sa Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Plano yan ng Diyos. Kaya tayo na nilalang ng Diyos, tayo na binigyan ng karapatan ng Diyos sa loob ng kaharian, ay pagsumikapan po natin kung tunay po tayo. Dahil ang nakapasok sa kaharian ng Diyos ay tagapagmana sa lupain ng Diyos. Hindi po ito biro-biro. Tandaan po natin. Yung kautusan ng Diyos, sundin. Ha? Lalong-lalo na yung mga kanyang mga batas. Diba? Yung kanyang mga batas. Kapag yung nabasa po natin, ay hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Hanapan na ba natin ang kaharian? Yung katwiran. Baka nangangatwiran pa. Ha? Sabi ng Diyos, hanapin ang kaharian at ang kanyang kaya wala na sanang nangangatwiran, ano? Ha? Eh kung nangangatwiran pa tayo, katumbas nun, hindi mo pa nahanapan ang kaharian ng Diyos. Diba? Ang alam natin, nahanapan na natin, pero hindi pa kasi nangangatwiran pa tayo. Diba? Ganon po yung magiging bagsak o sistema ng ating paniniwala. Kaya bilang tayo na naniniwala sa Diyos, ano ba ang purpose na tayo ay naniwala sa Diyos? Ligtas. Ha? Sino ang may-ari ng kaligtasan? Diyos. Diyos. Sino ang may-ari ng buhay? Diyos. Sino ang may-ari ng kaharian? Diyos. Diyos pa rin. Subalit, sa buong daigdig o maging sa Pilipinas, ay punong-puno po tayo sa salitang paniniwala. Ha? Punong-puno ang bansang Pilipinas ang salitang paniniwala. Tama po ba? Kung titignan po natin yung galaw ng tao sa daigdig, ay talagang hindi yan matalo-talo kung pagdating lamang sa paniniwala. Diba?
Subalit, ang Diyos iba magbigay ng salitang pananampalataya. Iba. Maliban na lang kung tao lang ang magbigay ng salitang pananampalataya. Alalahanin po natin na ang Diyos ang nagbigay ng plano sa daigdig. Unang-una, ginawa ng Diyos ang daigdig. Tama? Sumunod, na ginawa ng Diyos, tao. Naghintay ang Diyos ng mahabang panahon sa loob ng 40 years, naghanap ang Diyos ng magsusulat doon sa kanyang ginawa. Sino ang pinili ng Diyos? Ha? Mabilis yata masyado. Si Moises. Ha? Si Moises ang pinili ng Diyos. Na magsulat yung kaganapan ng Diyos sa daigdig. Hindi yung nilalang ng Diyos kasabay yung Biblia. Baka ganon ang alam po natin. Ha? Hindi po ganon. So mayroong pinili ang Diyos upang isulat yung kaganapan o ginawa ng Diyos sa daigdig. Kaya mabasa po natin yan isa-isa sa banal na kasulatan. Tama ko ba? Ha? Halimbawa, kung example, ayon sa Genesis 1:6, ha? Pakinggan po natin. Ang sinasabi? Basa dito. Diyan na. Bilis. So, ganito po ang mabasa sa Genesis 1:6. Mm. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. Teka, ha? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan. Tama? Tama. Yan. Ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. Tuloy. At mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Yan. Sete. At ginawa ng Diyos ang kalawakan. At hiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon. Tuloy. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Yan. Parinig po natin. Sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna. Kumbaga ito yung ating daigdig. Una, puro tubig. Tama? At naglagay siya ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. At tinawag niya ang kalawakan na langit. Nasaan yung langit? Ha? Uwi na, tanangig yun. Pero pag titignan po natin ngayon, saan ang alam ng tao na salitang langit? Ha? Langit. Langit. Sa taas raw. Sa taas daw. Bakit may daw? Sabi nila. Pero ano sabi ng Diyos? Sa gitna. Tama ba? May tubig sa baba, may tubig din sa naiwalay. Ha? Pag tinawag na langit, ang tanong, anong nakatira? Diyos. Sabi ng tao, nakatira yung Diyos saan? Sa langit. Sa langit. Saan yun? Sa taas. Magulo na. Conflict na. Tama po ba? Sabi ng Diyos, sa gitna. Sabi ng tao, sa taas. Di ba? Pag binanggit na langit, anong nakatira? Diyos. Maliwanag? Oo. Oh, warag. Kung ang Diyos nakatira sa langit, nasaan yung langit? Sa taas. Ha? Lakas-lakas na naman ninyo. Mataas. Itong tanong. Yung naglalang ang Diyos ng tao,
Sa taas? Sa baba? Sa baba. Ha? Sa baba. Parang magulo ah. Kanina sa taas. Ngayon sa baba. Ulitin to. Magic. Pag binanggit na langit, ano nakatira? Diyos. Nasaan yung langit? Sa taas. Tandaan nyo yan. Nung naglalang ang Diyos ng tao, sa taas, sa baba? Sa baba. Ano ba talaga? Magulo pa rin. Parang magulo yata. Magulo? Magulo? Ha? Hindi kaya magulo? Ay, magulo. Tulad ng salitang pananampalataya, baka magulo din. Hinabi nga ng Diyos, gitna. Taas, baba, taas. Ano yung elevator? Ha? Di lalo na itong tungkol sa kaharian ng Diyos. Lalo na kaya hindi may tindihan. Pag nakahawak ka ng Biblia, sasabihin ng tao, relihiyoso ka. Pero ang tanong, naintindihan ba ang salitang langit? Kaya nga sinasabi ni Pablo, ano sinasabi niya? Walang matuwid ni isa. Wala, wala, wala. Eh, ano yan? Ha? Wala. Wala, wala, wala. Walang matuwid ni isa. Eh kung babasahin niya ng sikta. May tama tao. Ha? Tamahan nila yung tao. Eh kahit anong galing mo, Brad, sabi ni Pablo, walang matuwid. Diba? Walang matuwid. Wala. Dalawang beses pa nang binanggit. Wala. Wala. Dalawa pa, tatatlo. Wala. 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 Bakit sinabi ni Apostol Pablo na walang matuwid ni isa? Ha? Ano ba ang pinangaral ni Apostol Pablo? Para sasabihin ni Pablo na walang matuwid ni isa. Sa karyan. Sa? Karyan. Saan mabasa yun? Diyo, bintyo. Ulitin naman po kayo. Yan, gawa bintyo. 30, 31. Please. So, ganito po ang nababasa ayon po sa Gawa 28:30-31. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan at tinanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsisipagsadya. 31. At ipinangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan. Walang sinumang nagbabawal sa kanya. Buong katapangan. Katapangan. Tured. Bakit na, bakit pa pinabasa natin 'yan na walang makapagbawal ng buong katapangan? Ibig sabihin, maraming kontrabida sa lugar na 'yan. Ha? Eh kung mabait yung mga tao, matapang kaya yung nangangaral? Ha? Eh buong katapangan. Bakit? Eh wala eh. Ha? Maatras tayo sa istorya ng Diyos doon pa sa panahon ni Jesus. Pagkat pinangaral ni Apostol Pablo, maging si Panginoong Jesus, maging ang kaharian ng Diyos. Unang-una, nangaral ang ating Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, tinanggap ba? Hindi. Ha? Tinanggap po ba? Hindi tinanggap. Tinanggap. Ibasa natin sa Matthew 3:19. Kung totoo. So ganito po ang mababasa ayon po sa Matthew 3:19. Kung ang sinuman ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nasik sa kanyang puso. Ito'y yaong nasik sa tabi ng daan.
May naniwala? Wala. Sa panahon ni Panginoong Hesus, may naniwala sa tungkol sa karyan? Wala. Sa panahon ni Pablo? Wala. 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 Ha? Wala. 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 Maski isa. Wala. Mahirap yata ito. Wala. Wala. Maski isa. Isa. Kaya nga ang kaharian ng Diyos, inalis ni Panginoong Hesus doon sa bansang Jerusalem at ibinigay ito sa isang bansa. Ang tanong, anong bansa? Pilipinas. Oh, talaga rikta. Ha? Rikta na, meron na. Saan? Bansang Pilipinas. Pilipinas. Nung pinangaral ng Diyos ang kaharian sa Pilipinas, may naniwala o wala? Mayroon. Mayroon. Ha? Mayroon. Meron? Oo. Meron. Nung pinangaral dito? Wala. Dito? Mayroon. Sa wala sa meron? Mayroon. Kung wala, wala. Kaya sana kayo dito. Para kayo sa bungiro. Sa wala sa meron? Parang mahilig kayo sa sabong, ha? Sa wala sa meron? Mayroon. Ha? Ngayon, ipinangaral uli ng Diyos ang tungkol sa kaharian. Saan? Doon sa isang bansa. Nang bansang yan ay sasabihin ko sa inyo ay bansang Pilipinas. May naniwala? Wala. Mayroon. Doon? Wala. Isa. Isa. Ha? Wala. Mayroon. Wala. Ha? Hindi magkamali ang sukatan sa Diyos. Ano ba itong kaharian ng Diyos? Ano to, sikta? Hindi po ito relihiyon. Ha? Ito ay gobyerno ng Diyos. Hindi man ito nagtayo ang Diyos ng sikta. Ha? Anong mabasa ninyo dyan na nagtayo ang Diyos ng sikta? Wala. Ha? Wala mabasa. Mayroon. 1:26 ng Santiago. Ayun lang. Ayun. Pakinggan natin. Sandali po mabasa sa Santiago 1:26. Mm. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya'y religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Meron naman pala eh. Kaya lang, walang kabuluhan. Bakit? Ang langit nasa taas. Doon daw nakatira ang Panginoon sa taas at kaya titira doon. Ha? Kumbaga, ito yung daigdig natin. Eh, saan dito? Ha? Lalabas pa dito sa daigdig ang Panginoon, gagawa ng bahay dito. Ayan. Ha? Alalahanin po natin mula sa lupa hanggang doon sa buwan. Gano'ng kalayo yan? 9.45 trillion miles. Sige, maglakad ka. May pakpak ka, lumipad ka. Ha? Kaya nga mga kapatid, ang programa ng Diyos, maririnig po natin ngayon dito sa bansang Pilipinas, unang-una at higit sa lahat, sa ating mahal na dakilang guro, ang ating supremo sa loob ng karya ng Diyos, ang ating bansang Pilipinas, na pinatunayan ng ating mahal na guro ng bansang Pilipinas, ay dito itatayo ang kaharian ng Diyos. Napagkat wala na sa Babylonia, wala na sa Medo-Persia, Greece, and Rome. Tapos na yung kanilang pagkahari mula kay Haring Nabucodonosor, Cyrus the Great, Alejandro Magno, at ang mga Caesar sa Roma. Tapos na sila. Ano na ang susunod? Pilipinas. Itatayo muli ng Diyos ang kaharian dito sa bansang Pilipinas. Panglimang bansa
ang pagtayuan ng Diyos ng kanyang kaharian. Kaya mapalad po tayo na nakilala tayo ng Panginoon, hindi yung nakilala natin ng Panginoon. Ha? Bakit? Sapagkat binigyan tayo ng authorize na tagapagmana sa kanyang kaharian na itatayo dito sa bansang Pilipinas, maging regional hanggang barangay. Ang tawag dyan ay barangay king. Regional king. Kaya ang kaharian ng Diyos, hindi po ito sikta. Ano ito? Gobyerno ng Diyos. Itatayo niya ito sa isang bansa na kung tawagin ay bansang Pilipinas. Dito niya rin itatayo ang divino gobyerno. Walang ibang magtayo, kundi ang ating mahal na hari. Kaya ang programang kaharian ng Diyos na dito sa bansang Pilipinas, paano, kung isipin natin ha, paano maging kaharian ng Diyos ang bansang Pilipinas? Diba? Paano? Magtanim tayo ng maraming mais, magiging kaharian kaya yung Pilipinas? Ay, wala. Ha? Kung plano ang tao sana ang masunod, baka maging kaharian ng Diyos ang Pilipinas sa mais. Ha? O di kaya, mangisda ka sa dagat. Baka maging kaharian ng Diyos ang Pilipinas sa maraming bangos. Ay, hindi pa rin. Ha? Hindi pa rin. Tingnan nyo ha. Kung titignan po natin ang Saudi Arabia, paano siya naging kaharian? Dahil sa langis. Kaya tinawag na Kingdom of Saudi Arabia. Meron silang Dominion barrels. Adik? Dominion barrels no? No? Masigit pa. Oh. Nakapagtayo sila ng Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon, ililipat ng Diyos dito sa Pilipinas. Ano naman ang programa ng ating mahal na hari? Ito yung tinatawag na deuterium. Ano itong deuterium? Langis. Langis? Tubig. 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 Ha? Hydrogen. Hydrogen water. Ito yung kapalit ng ating ginagamit ngayon sa mga truck. Gasolina. Ha? Sa 2 million ay nakapagtayo nga ng Kingdom of Saudi Arabia. Itong programa ng ating mahal na hari sa Pilipinas. 85 million barrels a day. Kumusta? Ha? Sino ang tagapagmana ng programa ng ating malarin na Deuterium Project of the Philippines? Lahat ng sumali sa programang Deuterium ay meron silang share. Ganyan kabait ang ating mahal na rin. Ha? Ganyan kabait. Kaya tatawagin ang ating bansang Pilipinas, ano? Kingdom of God. Ha? Kingdom of God. Saan kukunin itong deuterium? Yan sa dagat. Ha? Kaya bawat Pilipino na nakasali dito, beneficiary pa lang to ha, meron silang share na 25,000 per month. Programa ito ng ating mahal na hari. Ha? 25,000 per month. Ha? Lahat ng nakasali, 35 million ang binigay ng ating mahal na hari na beneficiary sa buong Pilipinas. 35 million. Maliban pa sa mga inahanap natin na mga anak o kapatid natin sa loob ng kaharian o anak ng Diyos na tagapagmana sa kanyang lupain. Dito, ibibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Pero hindi yan sabay-sabay. Lahat
nang nakasali sa programang ito, ay hintayin lang po natin kasi ito na yung panahon, 2022. Malapit na ang programa ng Diyos dito sa Pilipinas upang matupad ang sinabi ng Diyos na ang bansang Pilipinas ay maging kaharian. Sa anong paraan? Itong programa ng Diyos na deuterium, langis o gasolina, kapalit ng gasolina natin sapagkat ang gasolina natin ngayon ay mauubos. Anong ipapalit ng Diyos? Deuterium. Para matupad yung mga nakasulat, nakahula sa banal na kasulatan. Ayon sa Revelation 21 verse 4, na pupunasan niya ang bawat luha at alisin niya ang kamatayan at dalamhati, di ba? At hirap. Paano pupunasan ng Diyos yan kung walang paraan? Ha? Napakaraming mahirap sa Pilipinas, liban yung mayaman. Di ba? Ano mas marami, mahirap, mayaman? Mahirap. Diba? Sabi ng Diyos, punasan niya ang kanilang mata. Ano yun? Individual, punas-punasan mo ng bimpong? Paano mapupunas ang pagluluha ng bawat tao? Pag nagsimula na ang programa ni Malhari at bawat tao o bawat pamilya ay tumatanggap nito 7 years old and above. Diba? Ilan kayo sa inyo, Rena? Ha? Anim. Kung anim kayo at tumatanggap kayo nito 25,000 per month times 25,000. Di ilan na? 150,000 per month. Ano? Tanong, punas na ba? Ang luha mo? Punas na. Alisin ang kamatayan. Ano alisin yung Diyos ng kamatayan? Dalawang klase lang ang buhay ng tao. Hanap buhay at buhay na walang hanggan. Bakit ka naghanap buhay? Para mabuhay. Bakit? Patay na ba kayo? Alisin ng Diyos yung kamatayan. Diba? Kaya nga mayroon tayong tiyatawag na hanap buhay. At buhay na walang hanggan. Bakit buhay na walang hanggan? Wala kasi itong hangganan. Kaya buhay na walang hanggan. Alisin niya yung salitang hanap buhay. Anong ipapalit? Ginhawa na. Diba? Ginhawa na. Alisin niya yung dalamhati at hirap. Bakit ka naghihirap? Paano niya alisin? Sa pamamagitan ng programa ng Diyos sa Pilipinas. Bakit hirap? Magkano isang araw ngayon? 350. Maghapon, mahirap o hindi? Mahirap. Mahirap. Alisin niya, ang hirap. Anong ipapalit? Maliban kung hindi ka nakasali. Ha? Bagay, hindi naman natin ito pinipilit. Sino lang yung may gusto? Ha? Alisin ng Diyos yung kahirapan. Dahil 8 hours ka dyan. Rain or shine. Diba? Oh, overtime pa. Mahirap hindi? Mahirap. Pag ibigay na ito. Ay, nako. Lalo na ngayon, taas ng taas yung gasolina. Pag tumataas ang gasolina, kumusta? Malungkot o masaya? Masaya. Masaya? Magkano ang litro ngayon? 76, masaya pa? Sa ngayon, malungkot pag tumataas ang gasolina. Pagdating ng panahon, pag tumataas ang deuterium, masaya. Masaya. Bakit? Tumaas din. Tataas din ang iyong binipisyo. Ngayon, baliktad. Baliktad eh. Pag tumataas ang gasolina, malungkot. Diba? 76. Ha? Isang litro? Ay dito, wala kang problema. Bilang ikaw ay isang benepisyo o beneficiary. Liban pa doon,
Baka ikaw ay isa sa mga hinahanap ng Diyos na mga tagapagmana sa kanyang karian. Diba? Noon ay walang naniniwala, diba? Wala, maski isa. Buti ngayon, meron na. Ha? Marami na sigurong napapirma siya rin nilo. Marami rin. Ha? Marami rin. Ngayon, ay, pasalamat tayo na kahit papano ay nandyan kayo. O, nandyan pa yung ating mga kapatid ngayon na taga nagtipunan. Nandyan sila. Pasalamat tayo sa kanila. Diba? Kasi ang programa ng Diyos, hindi ito apurahan. Hindi man ito nagmamadali. Sapagkat ang hinihintay ng Diyos ay ang panahon. May sukat ang lahat ng programa ng Diyos sa ating bansang Pilipinas, maging sa buong daigdig. Kaya ang programa ng ating mahal na hari ay hindi po ito biro-biro, lalo ngayon. Natapos na ang limang dalagang mangmang na walang langis. At ang susunod ay limang matalino na may langis. Unang-una dito na umupo si Pangulong Bongbong Marcos. Na yan ang gagamitin ng Diyos na simula sa ating bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya ang kaharian ng Diyos, hindi po ito biro, liban lang sa mga tao na hindi nila alam. Kaya ipaalam din po natin sa kanila. Ha? Ipaalam natin para naman kahit papano ay marinig naman nila yung programa ng Diyos sa daigdig ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ba itong kaharian ng Diyos para hindi tayo nakakarinig ng kulto-kulto dyan? Ha? Pag sinabing kulto, aalis ka naman. Di lalo na. Diba? Maliwanag natin na maayos. Ano ba itong kaharian ng Diyos na programa ng Diyos? Nung nangaral ang Diyos doon sa Israel, Jerusalem, nangaral siya ng kaharian. May naniwala? Wala. Bakit? Mahirap lang si Panginoong Hesus eh. Ano bang maniniwala ni Hesus? Mahirap. Eh tayo ngayon, mahirap din. Paano yan? Walang maniwala. Eh noon, isa lang. At kasama mga 12. Eh ngayon, ang dami na. Diba? Oh. Kaya yung kaharian na dapat itayo ng Diyos sa Israel ay inalis. Kasi wala namang tumanggap. Ibinigay niya ito sa isang bansa. Anong bansa? Bansang Pilipinas. Ibig sabihin, dito na titira ang Diyos sa ating bansang Pilipinas. Sapagkat tatlo ang tinirahan ng Diyos sa daigdig. Ha? Kung saan nakatira ang Diyos, anong tawag doon? Langit. Langit. Ayon kay Apostol Pablo. Diba? Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Meron ng 12 ngayon. Hindi ko alam kung may katawan. Na inagaw hanggang doon sa ikatlong langit. Na di tatlo na, di nagulo ka na. Kung hindi alam, tatlo pa ngayon. Ayon sa 2 Corinto 12:2, di ba? Oh, ang tanong, saan yung unang langit na tirahan ng Diyos? Kasi tatlo. Eden. Ha? Saan yung unang langit na tirahan ng Diyos? Eden. Doon sa? Eden. Eden. Yan. Pangalawang langit na tirahan ng Diyos? Jerusalem. Doon sa? Jerusalem. Pangapat na tirahan ng Diyos? Ha? Pilipinas. Kaya kung sasabihin ko sa inyo, kung ang Diyos titira sa Pilipinas, payag ba kayo? Payag. 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 Baka ayaw ninyo, baka sabihin, kulto na naman. Ha? Nung tumira ang Diyos sa Jerusalem, anong ginawa? Ha? Anong lahi siya? Budyo. Ngayon, kung titira sa Pilipinas, anong lahi? Pilipino. Ayak ba kayo? Ng Diyos ay Pilipino. Kaya nga, pangatlong tirahan ng Diyos, kung tawagin ay langit, walang iba. Bansang Pilipinas. Pero ang tanong, saan sa Pilipinas? Mindanao. Baka naman kung saan sa atin tira yung Panginoon. Baka lahat ng simbahan, tirahan ng Diyos.
Ha? Kasi marami sasabi kasi yung simbahan bahay daw ng Diyos. Wala man lang kakwarto-kwarto. Puro puan doon. Bahay ng Diyos, puro puan. Ha? Tama ba? Hindi. Ano yung bahay ng Diyos? Templo yan. Templo. Ganun, no? Yun, ang bahay ng Diyos. Templo. Simbahan ba yan? Templo yan. Saan yan? Nakatiri. Doon sa Dapitan Shrine City. Doon nakatira ang Diyos. Bakit? Sapagkat yun ang sinigaw ni Dr. Cerizal. Mindanao is the land of promise. Lupang pangako. Sapagkat ang Diyos hindi titira kung saan-saang lugar. Saan? Doon lang. Sa lupa na pinangako. Subalit, naghintay ang Diyos kung sino yung sisigaw. Ha? Sino ang nahintay ang Diyos? Nang Diyos na sumigaw na yung lugar na yon ay lupang pangako. Si Dr. Cerizal. Kailangan ito ay may sa batas. Diba? Bumili ang Diyos ng dalawang presidente. Diosdado Macapagal at Ferdinand Marcos. Pinatunayan nila ng Dapitan Shrine City. Meron pang artikil yan. Diba? Presidential Decree 105. Tama ba? Yes. Ha? Sino nagpatunay? Si Ferdinand Marcos. Isipin naman yan yan. Sabi Ilocos si Marcos. Di dapat doon sa Ilocos. Bakit doon pa sa Dapitan? Kaya, yung plano ng Diyos, kung saan siya titira, ay mayroong plano, may programa, may magsigaw na ang lugar na yan ay magiging pangako ba kung tawagin? Kasi lahat ng pinili ng Diyos ay pinatira niya doon sa pinangako niyang mga lugar tulad ni Abraham. Nausap ng Diyos si Abraham, Abraham, punta ka na doon sa lupa na ipinangako ko sa iyo. Saan yon? Sa Kanaan. Pagdating sa Pilipinas, meron din bang pangakong lupa? Meron. Saan? Sa Mindanao. Kaya inutusan, pumasok doon ang Espiritu ng Diyos kay Dr. Cerizal para isigaw na Mindanao is the land of promise. Hindi Luzon. Hindi Bisaya. Saan? Mindanao. Mindanao is the land of promise. Doon titira ang Diyos. Kaya, ang Diyos naghanap ng mga tao na kanyang mapagkatiwalaan sa loob ng kaharian ng Diyos mula regional to barangay king. Ha? Namimili ang Diyos kung sino yung makasunod at mapagkatiwalaan sa loob ng kaharian ng Diyos. Liban sa mga hindi mapagkatiwalaan. Kaya napaka swerte po natin na tayo ay nakaintindi sa programa ng ating mahal na hari. Pinaintindi sa atin, binigay sa atin ang lahat ng mga titulo upang alam natin na dito na sa bansang Pilipinas ang plano ng Diyos tungkol sa kaharian. Binigay ng Diyos yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Di ba tayo masaya? Masaya. Kaysa naman binabasa mo yung Biblia na hindi mo alam ang nilalaman. Ha? Please the Lord ka na lang dyan. Diba? Hindi mo naman alam ang nilalaman ng binabasa mo. Pagdating sa langit, doon pa lang, nagkagulo na. Nasaan yung langit? Sabi ng Diyos, sa gitna. Ay, Sus. Magulo. Diba? Doon pa lang, magulo na yung pakayang kaharian. Ha? Lalo na. Sabihin mong, Pilipinas, kaharian ng Diyos, kulto kayo. Ha? Paano yan? Kaya dapat nating intindihin ang plano ng Diyos sa daigdig. Intindihin po nating mabuti. Habang pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon, ay intindihin po natin itong mabuti. Sabi ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katwiran. Huwag na tayong mga ngatwiran para yung karagdagan ay mapasa atin. Eh kung palagi tayong nangangatwiran, diba? Ano yung mga katwiran natin? Sige nga, sample. Gasolina.
Walang gasolina, walang kwarta, ano pa? Muulan. Muulan, ano pa? Malayo, loobo. Ano yan? Ang dami, no? Ano yan? Kung totoo na nakilala mo na yung Panginoon, ano, dadahilan ka pa? Ibig sabihin, hindi mo pa kilala. Panginoon, inubo ako eh. Ha? Ano wala ah? Diba? Wala. Kaya nga sinabi ng Diyos, last na. Mahaba na yata. Basahin natin sa Lucas 9. Tignan natin yung mga unang pangyayari. Nagbigay na ng Diyos yung mga paunang pangyayari. Eh, ulit-ulitin naman natin. Lucas 9:57. Ganito pong mababasa sa Lucas 9:57. At paglakad nila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, ano? Susunod ako sa iyo, saan ka man tumaroon. Uy, galing no? Narinig? Sabi ni Jesus, sabi ng alagad, Panginoon, maski saan ka pupunta, susunod ako sa iyo. Tuloy. 58. At sinabi sa kanya ni Jesus, oh, may mga lunga ang mga sora. Tuloy. At ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Oh. Dadapuat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanilang ulo. Ang kanyang ulo? Adudan mo ka, no kanilang. Ha? Paano yan? Susundan mo yung walang bahay. Paano na yan kung alis ka sa bahay ninyo? Eh, baka mawala yung TV. Walang magbantay. Di wala na. Pero sabi ng alagad, susunod ako sa iyo, maski saan ka paroroon. Okay naman, tuloy. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Na dapat siya'y nagsabi, ano? Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at may libing ko ang aking ama. Tuloy. 60. Dadapat sinabi niya sa kanila, ano? Pabayaan mong libing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Oh. Dadapat yumao ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Ano na? Last night? Pupunta ka kaya? Mahirap yan, kaya rin. Saan ka nakakita ng patay, naglibing ka po patay? Sino nakakita sa inyo na takasaksi na ng ganon? Naglibing ka po patay? Susunod ako sa iyo, Panginoon, maski saan ka man paroroon. Pero magpaalam muna ako. Tuloy. 61. At ang iba na may nagsabi, ano? Susunod ako sa iyo. Oh. Panginoon, dapat pabayaan mo akong magpaalam muna sa kasambahay ko. Nako, ay baka magalit niya naman si ate. Magalit si papa. Pero susunod ka. Mahirap yata yung susunod ka. Panginoon, mauna ka na. Susunod ako sa iyo. Ganun na lang. Ha? Iwan mo muna yung patay. Ipangaral mo. Ang hirap na. Kaya-kaya natin yan? Tuloy. Ito, dapat sinabi sa kanya ni Jesus, oh, walang taong pagkahawak sa araro, ang lumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Mahirap yata ito. Sino naman nag-araro ng ganyan? Kung saan pupunta yung kalabaw daw? Ha? Kaya nga, sabi ng Diyos na pag naghawak ka ng araro, huwag kang lilingon-lingon. Ha? Eh, ano kaya mas mahirap, yung inuubo o yung inamatayan? Halimbawa, darating sa buhay natin yan. Ano mas higit? Yung ibang tao o yung tinatawag mo Panginoon mo? Ha? Ano mas higit sa atin? Sinasabi natin, Panginoon natin, si Manari, pero mas higit pa naman yung ibang tao sa inyo. Diba? Yun ang paglingon natin. Kung ano-anong nalilingon natin, nandyan na yung sinasabi natin, walang ibang Panginoon ko si Malnari. Pero, bukas na lang ako pupunta. Saka na lang. Ibig sabihin, nakalingon ka pa. Ha? Totoo ba yan? Totoo ba yung makasulat? Oo. Ano sabi?
hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Panginoon, magpaalam muna ako, baka magalit yung mama ko. Isipin mo yun ha, maiksing kaisipan lang, Panginoon natatawag sa'yo, pero natatakot ka sa magulang mo. Diba? Anong mas katakutan natin? Ng Diyos. Eh baka naman nakakahiya. Diba? Minsan ganun tayo, na mayroon pang masigit sa salita ng tao kaysa yung sinasabi nating Panginoon. Diba? Kaya nagbabala ang Diyos ang mga pangyayari nung una. Maraming ganon hanggang ngayon. Diba? Kaya sinabi ni Pablo, wala. Kahit may siya. Ngayon, mayroon. Murado kayo ha. Walang pa yung galba natin. Meron wala? Mayroon. Parang mahina. Mayroon. Yun lang. Yun lang. Dagdagan ko lang ng konti. Ha? Kaya, mga kapatid, itong mga programa ng Panginoon sa Digdig, kailangan kaunting tibay ang gawin natin. No? Tibayan lang natin kasi ngayon na yung panahon na hinula ng Panginoon, 2022. Ito na. Lalong-lalo na, nakarating na yung ating regional dito sa region to at talagang ipapahayag yung lahat ng kaganapan ng Panginoon. Lahat. So yung ginagawa natin ay ginamit tayo ng Panginoon upang tagapagboses sa mga tao. Diba? So, nandyan yung mga gumaganap sa taas. Ha? Yung mga regional natin. O ang mga regional natin. Tayo naman ay mag-ilos tayo dito sa baba. Mabahari. Yan, ilos bawat isa. Lahat ng mga municipal leaders. Ilos. Ha? Kilusin natin yung sirili natin. Baka naman nakalingon kayo pag-araro. Wala. Ano yan? Maulan, hari. Natalo na pala sa alpag. May nagtawag kasi sa akin, hari. Ano yan? Ay, nakakahiya yan. Harap ng Panginoon. Diba? Kaya, huwag nating baguhin yung ginagampanan natin sa harap ng Diyos. Kasi, yung Diyos na tinatawag natin ay hindi biro yan. Hindi yan plastic. Hindi yan ribulto. Espiritu ang Diyos. Tunay na Diyos ang dumating sa Pilipinas. Manari, Pilimon, Undok, Piambulans. Siyang may-ari ng kaharian ng Diyos. Diyos lang ang magtayo ng kaharian, hindi tao lang. Diyos lang ang magtayo ng kaharian. Siya lang ang may-ari. Walang iba kundi ang ating mahal na dakilang guro, mahal na harin, Pilimon, Undok, Riambunans. Kaya, magkaisa ang lahat sa programa ni Malar. Ibayan natin, huwag kayong mga ngatwiran. Sabi ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kaharian at, pangalawa, katwiran. Ang kanyang katwiran. Kung nangatwiran ka, alam mo na. Iba yun. Para nakahanda yung karagdagan. Ano yung karagdagan? Laki o. Oh. Ha? Kapagmana ka na sa kaharian ng Diyos, lahat ng programa ng Diyos sa Pilipinas. Dito na sa Pilipinas ang istorya ng Diyos. Wala na doon sa Jerusalem. Dito na sa Pilipinas. Kaya magpasalamat tayo sa ating mahal na hari, sa lahat-lahat ng mga ipinaunawa, maski konti lang, ang programa ng Diyos, ang programa ni Malnari dito sa bansang Pilipinas. Kaya nagbabala ang Diyos mula nung una hanggang ngayon na susunod ako sa iyo, magpaalam muna ako, ilibing ko muna yung aking ama, huwag kang lilingon-lingon sa araro mo. Kayong bahala, lingon, kayo ng lingon. Diba? Wala tayo sa tamang oras, wala tayo sa tamang kilos. Yung pangsarili pa rin natin ang sinusunod natin. Minsan. Diba?
Kaya tanggalin natin yan. Ha? Tanggalin natin. Iba, mahal na rin. Huwag niyong subukan. Iba. Iba yung Panginoon natin. Mabait. Ha? Kaya mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa lahat. Lalong-lalo na sa aking ama na nandito ngayon, sa lahat ng mga leaders na parehas natin sa Isabela. Lahat. Sa ama ko, lahat ng ito ay sa ama ko. Simproso Ancheta. Kung wala yung ama namin, wala din kami dito. Kung wala yung sinugo ng Diyos, wala din kami. Lahat. Yan ako dumaan. Ha? Ginto kayo kung nakalusot kayo. Ha? 24K. Pag 23, malis ka na lang. Ha? Tandaan ninyo. Yan sa ama ko. Yan ako lumusot. Noon. Iba ako, sabi ko sa inyo, kahit magtanong kayo sa kanila. Kaya pasalamat ako na sana yung sinasabi ko ay mapaigi ko, hindi yung baka mamaya wala na rin. Ha? Kaya hawakan nating mabuti yung kautusan ng mahal na hari. Ha? Kapagkat yan ang tunay na Diyos. Ha? Yan ang tunay na Diyos. Mahal na hari. Hawakan ninyong mabuti. Huwag kayong mga ngatwiran. At nangangatwiran kayo, ibig sabihin, hindi nyo pakilala si malaki. Ha? At ang kanyang diba? Katwiran. Kaya maraming salamat po sa ating lahat sa gabing ito. At inuulit ko po, imbitado kayo lahat sa susunod na Sabado na kahit papano ay magkaroon tayo ng kaunting ang tawag doon? Inaugurasyon sa ginawa natin dyan sa likod na kaunting kubo, munting kubo para sa karagdagan po ng ating pagsilungan. So bibigyan naman natin ito ng parangal kahit na siring-siring tayo with one kainan. Kaya nihiling ko sa lahat, magtawagan po tayo sa lahat ng mga leaders kung sino yung dapat yung tawagan na sa Sabado o Biyernes pa lang, sana nandito na kayo, no? O baka may mga natwiran pa. Ha? Ano? Biyernes ng hapon, kailangan nandito na kayo. Kasi magdala tayo ng manunuto para sa inaugurasyon. Ayun yun? Inaugurasyon po natin. Sino magdadala ng malagkit? Captain of the Ribbon. Hindi, awan mo tayo. Nag-atiwiran na aray. Sino magdala ng saging? Ramot.